Hi everyone, this is Bumpy and welcome to Bum TV. Ayun, so for today's video guys, gagawa ko ng makeup tutorial for men. So pwede to sa lahat ng guys na disclaimer lang, hindi ako professional makeup artist, no? So hindi rin ako magaling din sa mga pagkukulorete, ganyan. So ginagawa ko lang to usually para magiging presentable tayo sa mata ng iba, kasi ayan, pag lumalabas dapat mukha tayong medyo maayos, hindi yung mukha stress, ganyan. So start tayo. So hindi, simple lang yung mga kailangan kong banggitin ng mga makeup. Hindi ako ganun actually bumibili ng mga ganun karami, no? Basta simple lang para hindi tayo magmukhang drag queen. Ganun. So starting tayo sa eto. So sanitize tayo ng kamay, kasi ano, hindi ako actually gumagamit ng brushes o kahit anong pang sponge. So pero meron akong paddle brush dito. Ayan, hindi talaga siya ginagamit kasi ang ginagawa ko is dumping lang ng kamay. So start din talaga tayo sa isa muna is yung moisturizer. Pero meron ako ngayon is itong collagen from Etude House, no? Makikita niyo siya. Pero pwede rin siyang emulsion sa gagamitin pang be-blend mo dun sa makeup mo. Okay. And guys, hindi pala ako ano, no, mapapansin nyo, hindi rin naman ako ganun kakinisan. So talagang normally, pag pumapasok ako nun sa work tsaka sa school, talagang postura din ako ng light makeup. Kasi tsaka graduate ako as tourism student, so required talaga maging neat tsaka presentable pagpapasok pa. So parang ma-awkward naman kung papasok ang tourism ka tapos medyo dugit yung itura, no? Well actually hindi naman talaga required, no, sa guys, pero minsan lalo na sa may subject kami na ayun nga. So guys, tawag dito, required yun dahil na doon sa subject namin na poisper, no? So lalo na pag girls, kailangan talaga mas makeup. So pusod yun. So start, next natin is itong BB cream from Shawil Collagen. Ayan. So ito yung ginagamit ko guys. Normally maganda to sa skin kasi maganda yung blend niya kung anong anumang skin tone ka, mapamoreno ka, mapamuti ka. Ayan, lalo na kapag maputi ka na gusto mong mag BB cream, kasi kung maputi ka and then yung ibang shades kasi maputi ka na, lalagyan mo pa ng gano'n, lalo ka lang maputi sa, maputi sa mukha mo yung gano'n. Eto, yung Shawil na collagen BB cream niya is number 2. Ano mo kung nakikita niyo? Ayan. Number 2. Yun yung parang for Asian skin. Ayan. 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 So yung mga blemish o sumpa ko sa mukha, tatanggal. Tatago niya. Lalo na yung nag-work ako sa Australian Embassy. Parang kailangan talaga kasi humaharap ka sa tao, so kailangan medyo presentable ka. Hindi naman dapat yung medyo parang ayos lang
ilamos ganun. Tapos, okay na, hindi pwede. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, medyo maputi na din talaga kayo mukha. Ako. Pero, pag biniblend ko to, kumbaga, nagmamatch naman. Tapos kung moreno-morena ka, moreno, gano'n. Mas okay ito. Kasi hindi siya maputi. Unlike yung iba kasi, diba, na moreno kapag naglagay ng BB cream. Tapos pag hindi pa skin tone, ang puti sa mukha. Ito, yung shower number 2. Bagay na bagay, lalo na sa mga moreno. Tapos pag feeling mo, maputi na yung, ayan, tama na yung apply ng BB cream mo sa mukha. Oo, normally, ang ilalagay ko para magpantay naman dito sa loob. Tapos itong Milk Instant Whitener Lotion. Ayan. Meron to sa mga local grocery stores. Tsaka minsan may nakita rin ako nito sa nagtitinda sa palengke. Ayan. So, ito yung nilalagay ko para talaga magpantay. No, magpantay sa mukha tsaka sa loob yung kulay. Kasi pwede naman din yung BB cream o foundation na pang lagay sa neckline mo. Kaso nga lang, kung ganito haraan patay tayo kasi mauubos yung BB cream mo. Lalo na kung ito diyan, medyo nakakahinayang kasi medyo pricey yung mga ganong brands. Ayan. Instant whitener ito, guys. So, hindi siya ganun dapat. Medyo naparami na siya. So, hindi dapat ganyan karami. So, grabe ito. Tapos bigyan ko yung sample na kapag i-swatch natin siya sa kamay. For example, yung ganito karami. So, hindi ko siya recommended kung gagamitin niyo yung ganito karami tapos nasa labas kayo. Tapos madali kang pagpawisan. Medyo patay tayo dyan. Kasi pag pinagpawisan sa nose ko, tapos ganyan ka kami i-apply mo sa katawan mo. Maya-maya, makikita mo na yung pawis mo. Kala mo ba, nagpapawis ka ng gatas. Which is maganda siya kung nasa aircon ka lang. Nasa loob ng office. Tapos gusto mo ipadama na talaga magpapit ka. Pakita sa mga kasama mo na misty sa lola mo. Ganun. So, ayun. Sa camera, sobrang papit niya. Pero, ayun. Kung sa personal, hindi naman. So, i-compare natin yung na-swatch ko dito. Compared dito sa kamay ko. Kunti, diba? Yan, hindi na siya pantay sa daliri ko dito. Ayan.
pagkakamala ka talaga ng Korean skin. So ayan guys, ito yung siya yung panglagay ko dito sa leg para magpantay. Then ayun nga, tapos na tayo dito sa shower, dito sa mukha. And then yung feeling ko kasi medyo pag ito ang gamit mo, medyo feeling ko basa-basa o cakey yung mukha. Baga parang medyo malagkit. So ang ginagawa ko after that, ito na, kumbaga yung finishing touch ko na is yung magic powder ng Bench, which is pulbo na color brown. Para kasi siyang foundation powder. Ayan, ito napaka handy. So kung gusto mo tamang touch up lang after a few hours, pwedeng ito na lang gamitin mo. So hindi pa rin ako gumagamit ng kahit anong brush o ibang tawag doon. Kumbaga parang kapag lagay sa, pag nilagay mo, parang matte finish ka na. Yung parang naka-filter. Smooth. Ganun. What the fuck? Ayan. Puro na lang talaga ang buhok. Hindi ko na siya na tanggal na bunot. Ah, mapapansin. Okay pa yung kulay ng kamay ko. So ito yung minsan talagang pag umagala ko. Kaya maaura. Ayan. Pambulag ko. Kasi ang puti-muti. Pero dati pa yun. Ngayon hindi ko na siya gano'ng nagagamit. Kasi nagawa ng sobrang init dito sa Pinas. Talagang naglalagkit. Malagkit. Kapag lalo na, pawising pa naman din ako. So, kung nakikita ko ng mainit, naramdam ako ng mainit, ayun, tapos nagpa-pawis na ako. Makikita ko na lang na yun. Parang na lang akong umiiyak ng gatas. No, God! No, God, please, no! No! Lip tint to. Ng face shop. Maganda kasi dito. Parang natural na. Parang wala ka nilagay. Yung minsan ko talagang parang feeling mo gusto mong angat ka. Which is parang simpleng makeup tutorial lang na to for me. Ayan, lalagay ka dito. Ayan, kaartehan mo. Ayan, no, ayan, para ayan yung tawag nila. No, God, please, sun kiss. No, no, sun kiss. Ayan, para magmukhang lasong. Kaartehan mo lang. Ganun. Ayan na. So, kasabi ko nga, kanina, finishing touch ko na yung powder. Set ka na lang ng sa buhok. Ayan, kung feeling mo kasi na paraming lagay ko, para din magpantay. Kasi medyo, ang puti niya talaga is puti. Hindi yung parang katulad sa bibig ko na medyo brown. Ayan. So, ito guys. Next natin yung sa kilay. No? Hindi man ako masyado nagkikilay. Pero, kung ikaw yung tipo na lalaki na, medyo hindi gano'ng kakapalan yung kilay. Ano ba ito?
Pwede na itong nabibilis na 10 piso yata sa labas, sa bangketa. Mahababa na yung buhay nito. Lalo na hindi ka naman ganun kadalas gumamit. Ayan, tamang... yung tamang lagay lang kasi ang pangit din sa lalaki yung parang sobrang kapal na ang gamit is yung ganito. Magmumukha kang yung mga matatandang naglagay ng kilay. Balik tayo guys din para sana sa pag-apply ng application din sa Australian Embassy. So, medyo pahirapan talaga ngayon. Lalo na nag-start yan last year nung kakastart ko mag-work din. Pahirapan yung application ng student, lalo na ng tourist. Ayan. So, naabot sila ng 3 months. 3 months yung before nila makuha ma-receive yung decision ng embassy. So, minsan masakit doon kapag lumabas na yung resulta, denied ka pa. So, yung iba doon, syempre, nakakaawa din na ang naghintay sila, gumasas sila. Tapos, mare-reject lang. Then, regardless yan kung million ng perang sa bangko, may negosyo ka rito. Ayan. Mga pwedeng gawing factor yun para makapasa. Pero parang pa rin yan discretion pa rin nila. So, depende yan sa magiging decision na visa officer, which is hindi pa ako nandito sa level na yun, pero ayun na rin, wala na rin naman ako doon. So, konting tips lang din naman yung binibigay ko. So, if you wanted to get past dun sa Australian Embassy, lalo na kung first timer ka sa tourist, as tourist, is isubmit mo, i-comply mo lahat yung mga kailangan. Lalo na yung kung meron kang negosyo, properties dito sa Pilipinas, which is yung parang magiging evidence mo na babalik ka dito. Ayan. Kasi sobrang higpit na rin nila. Ito lang. Hindi sila basta-basta na nagpapapasok na rin sa kanila. So, gawa ko guys ng another video regarding sa application sa Australian Embassy. Actually, hindi nga pwedeng magbigay na totally tips kasi nga confidentiality yun ng company or ng embassy. So, pero magbibigay naman ako ng konting hint regarding dito sa pwedeng help na para makapasa kayo. So guys, so don't forget to thumbs up and subscribe to my channel. Ayan, so see you guys for our next video.